Saglit pa siyang naghintay at hindi nagtagal ay sinagot rin ng kabilang linya ang tawag. Hello? Jessica? Joshua, nasaan ka? Kailangan ka ng kaibigan mo ngayon dito. Ha? Bakit? Ano nangyari? Tarantang bigkas nang nasa kabilang linya. Basta, dito ko na lamang ipapaliwanag ang lahat. Sagot naman ng dalaga at mabilis na pinatay ang tawag nang marinig ang tugon ng kausap. Pumasok na siya sa loob kasabay ng pagsara ng pinto. Maraming salamat nga pala sa pagtulong mo sa amin ha. Ano nga palang pangalan mo? Tanong ni Jessica sa dalagang receptionist na tumulong sa kanila kanina. Wala yun. Tungkulin ko rin naman talagang tulungan kayo dahil nasa apartment namin kayo. Mapalad ang ngiti nito sa kanya. Ako nga pala si Shai. Dugtong pa nito, sabay lahad ng kamay sa kanya. Agad naman niya itong kinamayan at nagpakilala rin siya rito. Jessica. Siya nga pala, ano palang nangyari rito? Pag-iiba naman ni Shai sa usapan at nilibot ang paningin sa loob ng silid. Magulo ang paligid. Nagkalat ang iba't ibang gamit sa loob. May mga patak rin ng dugo sa sahig. Pinasok kasi kami ng masasamang loob. Pagsisinungaling naman ni Jessica at iniwasan ng tingin ng dalaga. Ayaw niya kasi na mag-usisa pa ito. Ay, ganun ba? Mabuti at hindi gaanong masama ang sinapit ng kasama mo. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit puro kalmot ang natamo niya? Nasaksak kasi siya ng kutsilyo. Maagap na pagbitaw na salita niya. Napaamang naman sa kanya si Shai at bahagyang nagulat. Ganoon pa lang nangyari? Nako, sa susunod, mag-iingat na uli kayo. Uso pa naman sa lugar na ito ang mga akyatbahay. Sige, bababa na ako ha. Kung may kailangan kayo, tawagin mo na lang ako sa baba. Pagpapatuloy pa nito at agad na tumayo, sabay tinalikuran ang dalaga. Sige, salamat. Tipid na sagot naman ni Jessica habang sinusundan niya ito ng tingin. Sino bang tumawag? Nagtatakang tanong ni Mang Rolly habang nakaupo silang tatlo sa sopa. Si Jessica, palagay ko'y may nangyayari din sa kanilang masama. Kailangan ko na po yatang magpaalam ngayon. Sagot naman ni Joshua, subalit nang aakma na itong tatayo, ay pinigilan siya ng matanda. Bigla tuloy napakunot ang noo ng binata. Sasama kami. Tayo ang magtutungo roon. Baka makatulong kami sa inyo. Presinta ni Mang Rolly at mabilis namang tumango sa kanya si Joshua bilang pagsang-ayon nito. Lin, kunin mo lahat ng mga kailangan natin doon. Kumuha ka ng dahon, langis at pangtapal. Makapangyarihang utos ni Mang Rolly sa pamangkin. Agad namang ulit tumalima ang dalaga sa utos ng kanyang tiyo Rolly at mabilis na nagtungo sa kusina upang kunin lahat ang kanilang kakailanganin. Halos mamuglat naman ang mata ni Carlo nang makita ang isang babaeng pamilyar ang mukha sa kanya. Nasa harapan niya ito ngayon habang nakangising nakatutok sa kanya ang mahahaba at matutulis nitong kuko sa kamay. Anong gagawin mo sa akin? Nahihintakutang tanong niya. Ito ba? Ito ang gagamitin ko sa pagpapahirap sa katawan mo. Saka tumawa ng malakas. Nang dahil doon ay halos matigalgal ang binata sa kanyang narinig. Ngunit ilang saglit lang ay nagpipilit na rin naman itong makawala. Nagsisisigaw na rin ito. Nakakatuliglig ka naman. Anang misteryosang babae na nasa harapan niya. Saka bigla na lang nitong hiniwa ang pisngi ni Carlo. Ah! Wag! Pagpigil ng binata sa kamay ng babae. Ngunit tila walang narinig ang misteryosang babae sa harap niya at pinasadahan lang nito ng pinasadahan ng mahaba at matutulis nitong kuko ang kanyang muka. Ano? Mag-iingay ka pa?
nang gagalaiti pa rin ang tinig ng babae. Hayop ka! Kapag ako ang nakawala dito, malilintikan ka sa akin. Pagbabanta pa ni Carlo, subalit lalo pang tumatawa ng malakas ang babae at unti-unti pa rin hinihiwa ang pisngi niya. Sa tingin mo makakatakas ka pa sa lugar na ito? Habang hinihiwa nito ang pisngi niya. Ah, tama na. Ayoko na. Nanginginig na tinig ng binata. Ano? Gusto mo pa bang malasap ito? Kung ayaw mo, tumigil ka sa kakasigaw. Para kang babae. Pangungutya pa ng babae sa kanya habang nakangisi ito na tila demonyo. Sa puntong iyon, bigla namang natahimik si Carlo sa kakasigaw dahil sa nararamdamang hapdi sa pisngi. Ah, yan ang gusto ko. Masunurin. Ani ng babae habang matitinis pa rin ang pagtawa nito. Mariin lang itong pinapakinggan ng binata dahil pamilyar sa kanya ang boses nito. Tama na, maawa ka na sa akin. Lumuluhang saad naman ni Carlo. Hindi ko nakakalimutan ang ginawa mo noon sa akin. Katulad ng ginawa ko sa iyo kanina, ay mas matindi pa ang ipapalasap ko sa iyo. Ganito ang mangyayari. Anang misteryosang babae habang pinupunit ang tiyan ng isang hayop na nakalambitin at nakatihaya ang katawan sa taas. Pakiusap! Tama na! Tigilan mo na ako! Nagniniklohod na pagmamakaawa ni Carlo sa babae. At sa tingin mo, pakikinggan kita. Nakangisi pa rin na wika nito, kasabay ng pag-angat ng kanyang kamay sa ere. Ah! Malakas na palahaw ng binata habang unti-unting pinupunit ng babae ang tiyan nito. Halos lumuwa na ang ilang internal organs matapos itusok ng babae ang kuko nito sa kanyang tiyan. Minahal kita, alam mo yan. Pero anong ginawa mo? Ikaw pa ang naging dahilan ng aking pagkamatay. Kaya marapat lang sa'yo ito. Nang gagalaiti pa rin sambit ng babae at kasabay na dinukot ang sariwang puso ng binata, bigla naman lanlaki ang mata ni Carlo sa narinig. Ngayon ay sigurado na ito na ang dati niyang nobya ang babaeng kaharap niya ngayon. Nakatingin lang si Carlo sa dating nobya habang hawak-hawak ang puso niya na kasalukuyang tumitibok-tibok pa. Napaluha siya sa nakikita habang unti-unting kinakapusan ng hininga. At bago pa man siya panawan ng ulirat, ay nagpakawala siya ng isang malakas na sigaw. Veronica! Sigaw na napakalakas ni Carlo. Sa pagkasigaw din niya ng malakas na iyon, ay siya naman pagbalikwas ng kanyang katawan mula sa hinihigaan. Halos manginig ang kanyang katawan habang hinahabol ang hininga. Sa tagpuring iyon ay nagising din naman si Jessica habang nakaupo ito sa katabi niya lamang. Anong nangyari? Pawis na pawis ka. Nag-aalalang tanong ni Jessica. Kaagad naman niyakap ni Carlo ang dalaga at sinundan ito ng malakas na paghagulgol. Tama na, panaginip lang yun. Pagpapakalma pa ni Jessica kay Carlo, hindi niya maintindihan ang sarili pero awang-awa siya sa kalagayan ngayon ng binata. Ngayon lang niya kasi ito nakitang ganoon. Kasalanan ko kung bakit siya nawala, kung bakit siya namatay. Ako ang may kasalanan ng pagkamatay ni Veronica. Lumuluhang saad ni Carlo at mas lalo pang hinigpitan ang kanyang pagkakayakap sa dalaga. Hindi, wala kang kasalanan dun. Ginusto iyon ng Diyos at siya lamang ang nakakaalam kung bakit ito nangyari. Kaya wala kang kasalanan sa nangyari. Wika pa ni Jessica upang mapakalma ang binata. Ngunit tuloy pa rin ang pag-iyak nito. Nang mga sandaling iyon, ay nasa labas na ng pinto sina Joshua. Agad nilang kinatok ang silid ni Jessica. Ilang sandali pa'y pinagbuksan na sila nito. Tuloy kayo.
Nakangiting wika ni Jessica at niluwagan ang pinto. Napansin naman ni Joshua na namumugto ang mga mata nito. Ngunit mas pinili na lamang niyang manahimik at hindi na magtanong pa sa dalaga. Bro, kamusta? Anong nangyari dito? Tanong agad ni Joshua nang nasa tapat na ito ng kaibigan. Wala ito, konting galos lang. Iho, huwag mo nang itanggi. Marahil ay nakasagupa niyo rin ang nilalang na iyon. Sabat sa usapan ni Mang Rolly at matamaang tinitignan ang benda sa katawan ng binata. Gagamutin namin uli ang sugat mo. Mas mabisa itong dahon ng bayabas at kape para mas madaling maghilom ang mga sugat. Pagpapatuloy pa ng matanda, tumango na lamang sa kanya si Carlo at mabilis na ginamot ng matanda ang sugat niya. Sa kabilang banda naman ay naisipan ni Jessica na magtimpla muna ng kape para sa kanila. Agad naman itong sinundan ni Lihad. Nagpresenta na rin siya upang tulungan ito sa pagtitimpla. Ano bang nangyari kanina? Panimulang tanong ni Lihad kay Jessica. Napatigil ito sa paglalagay ng asukal sa maliit na tasa. Inaalala ang mga naganap kanina. Pagkatapos ay bigla itong napailing at sinabayan ng mahihinang paghikbi. Hindi ko alam kung totoo bang mga nakita ko, pero hanggang ngayon, natatakot pa rin ako. May hinang hikbi nito. Inalo naman kaagad ito ni Lihad. Ayos lang yan. Pasasaan pa't magiging okay din ang lahat. Pagpapakalma niya sa dalaga. Sa puntong iyon ay naging kalmado naman ito. Halika na, dalhin na natin ito. Saad pa ng dalaga habang malapad ng nakangiti. Ngumiti rin si Lihad bilang pagtugon niya.